Matapos mapanood sa Radyo Inquirer ang kalagay ng mga trabahador na nagbebenta ng mga gamit sa gardening, tumugon si ang probinsyano Congressman Ronnie Ong. Sa amin kasi marami sa amin bata. Kailangan ng, alam niyo naman, mga pangangailangan ng mga bata. Okay lang sa ating mga matatanda, makakatiis. Yung mga bata, pag nagutom, iyak talaga. Mahigit isang buwan na ang enhanced community quarantine sa Luzon. Marami ang nawalan ng trabaho at umaasa na lamang sa tulong ng pamahalaan at sa iba pang may mabubuting kalooban. Pagkain ang hiling ng karamihan, pero paano naman ang mga sanggol na wala ng gatas ang kanilang mga magulang? Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Barangay North Fairview, Quezon City, nakita namin sa gilid ng daan ang mga karatula na humihingi ng tulong. Pagkain, gatas at diaper ang kanilang hiling. Sinamahan ng Radyo Inquirer ang team ni Congressman Ong upang ihatid ang tulong sa mga pamilyang humihingi ng saklolo, bigas, delata, noodles, hygiene kit, face mask at gatas ang mga naibigay sa mga ito. Lumos naman ang kasiyahan ng mga nabiyaan ng tulong. Malaking tulong po, malaking bagay po ito. Kwento nito, dahil wala silang hanap buhay, tubig na lamang ang iinom ng mga bata na nasa edad 1 hanggang 3 taong gulang. Tubig. Kahit pa paano po, sachet, nakakaano rin, pero more tubig. Malaking tulong naman para kay Lourdes Hakeka ang dala ng grupo sa kanila. Nagpapasalamat po ako kasi nabigyan niyo kung kami ng tulong, pambili ng gatay, may gatas tsaka ano po, bigas. Malaking tulong na po yan sa amin. Ang kanyang 2 taong gulang na anak, dahil walang gatas, am o sabaw ng sinaing, ang iniinom. Yun po, yung minsan ginagawa ko na lang ng am tsaka asukal habang wala na kulang talaga yung gatas. Ang pamilya ni Luis Fernandez dumating lamang sa Quezon City noong Pebrero, pero 1 buwan pa lamang ipinatupad na ang ECQ. Meron anya siyang anak na magdadalawang taon pa lamang at dumedede pa sa bote, kaya problemado sa pambili ng gatas. Ang pinagtatrabahuhan kasi niya, gumagawa ng bricks at nagbebenta ng gamit sa garden, huminto ng operasyon. Wala rin anya ang kanilang amo dahil inabutan ng ECQ sa probinsya at hindi rin makapagpadala ng pera. Kaya naman, ang asawa nito, mangyayak-ngayak sa pasasalamat sa dalang tulong sa kanila at ang kanyang 2 taong gulong na anak may maiinom ng gatas. Maraming salamat kay Congressman Ong. Binigay niya na ano nito pa po, na ano, pagkain, tas gatas kay Bibi. Maraming salamat, malaking tulong po talaga ito sa amin, sir. Thank you po. Sabi nito, dahil walang bumibili sa kanilang paninda sa paggawa ng garden, naghihintay na lamang sila ng tulong matapos nga maglagay ng karatula sa tabi ng kalye. Ito, mga one week mahigit. Tapos ngayon, yun, maghihintay na lang kami pag maubusan naman kami, maghihintay na lang kami dyan kung may mamimigay pa rin. Malaking tulong na talaga to, sir. Salamat kay Congressman Ong. May panggatas na si Bibi. Si Jennifer Bantang, meron ding 2 taong gulang na anak na problemado rin sa pambili ng gatas, ay naabutan din ng tulong. Hindi po namin nakalain na magbalik po kayo para magbigay po ng tulong. Kasi po... Napanood po niyo sa Inquirer yung interview? Opo, kasi po wala pa po talagang dumadating sa aming tulong, sir. Kaya po kami nag-ano dyan ng nagsusulat para po may mabubuting loob po, magbibigay po. Sabi niya, dumedede pa naman sa kanyang anak pero konti na lamang ang nakukuha kaya kailangan talaga ng gatas. Mabuti na lamang anya at mayroong mga mabubuting tao ang nagbibigay ng tulong. Wala anyang trabaho ang kanyang asawa kaya kahit may nagbibigay, kulang pa rin ito. Napakalaking tulong po to, sir, sa amin dahil wala nga pong sahod ang mga asawa namin. Although nagbibigay naman po yung boss namin pero syempre po kapos. Kaya marami po talagang salamat po. Nagbibigay po yung mga ano, yung mapipera po na mabubuti po loob. Nagbibigay po talaga. Erwin Aquilon, Radyo Inquirer na binibenta. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.